Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay po ng ating komento, opinion at reaction. Dito po sa isang balita sa Politico, no? Sa kanilang website, no? Politico News. Nako, totoo pala ito, no? Kasi nabasa ko lang po sa ibang news na dumarami po ang mga kabataang babae natin na nabubuntis sa edad na jis at 14. In between those two, 10 years old, nabubuntis na. Fifth grade lang yan, ah. Tama ba ako? Grade 5. Di ba? Kawawa naman ito. Yung 14, high school. Junior high school. Di po ba? Kakaawa naman. Ano sabi dito? Ito, oh. Mga mang kanor, lalong dumadami. Sino po ang nagsabi nito? Loko naman to. Ito po, bakit niya po nasabi yon? Angara, alarm over older men impregnating girls age 10 to 14. Walang bang delikadesa tong mga to? Eh baka hindi pa yan, ewan ko, yung monthly period, di ba, ng mga kabataan babae, mga babae. Di ba kayo nahiyaan yan kung sino yung mga tarantadong older men na bumubuntis ng 10 years old to 14 years old? Wala ba kayong ano niyan? Di ba kayo nahiya sa sarili nyo o nadidiri kayo? Eh, batang-bata pa ang mga yan. May sakit kayo pag ganyan sa akin, mga kababayan, no? Meron kayong sakit sa pag-uutak. Di ba? Minor. Meron bang batas? No, paki-inform nga po ako na hindi ko po maintindihan, eh. No, kung anong merong pag-iisip, itong mga older men pa. Old na nga kayo, dapat kayo ang maging guide ng mga batang ito. 'Di ba? Hanggang sa maging adult sila na kaya nila lang magdesisyon para sa sarili nila. Eh, hindi, anong ginagawa nyo? Lolo na kayo niyan, eh. Older nga, oh, sabi ni Angara, oh, alarm over older man. Buti na lang, hindi pa ako old. Hindi ako mang kanor. Pero kumakain ako ng nor. Ito po sabi, Senator Sonny Angara on Tuesday raised concern over the increasing number of young girls age 10 to 14. O tingnan nyo, ah. Young girls, ha? Diba? Ano ba yung kanta ni Bruno Mars o yung Pinoy dyan na kababayan natin, no? Si Bruno Mars. Hap-hap yan, eh. Ano yung kanta niya? Young girls. Meron po siya yan. Hindi ko po pinopromote. Pero nung napakinggan ko po, ito po. Siguro ito yung isa sa mga favorite kanta ng mga mang kanor. Alam nyo kung ano? O sabi niya, yung chorus. O you young wild girls. O you young wild girls. You are a mess of me. Mini-mess nyo daw yun. Diba? Kasi daw bakit? Eh yung young girls dito na tinutukoy ni Angara, 10 to 14. Baka yung tinutukoy na young girls ni Bruno Mars, is mga 18 and above na. Eh young pa rin yun, diba? Kailan ba natatawag na woman? O, diba? And may age ba? Pag tinawag kang woman, ibig sabihin, you're no longer a girl. You're no longer a teenager. You're an adult. Pero feeling po ng mga young girls ngayon, I can decide for myself. Wag mo akong pakialaman. Makita mo, magkikilay-kilay ng ganyan, naglalagay ng mga kuku-kuku, ang kapal ng lipstick, ang lakan ng foundation, ang puti-puti, nag-chin-chun-su. Akala mo, gulay na labanos. Maputi pa sa labanos ang mga langya. Diba? Yung kanta nga ni Bruno Mars, all you young wild girls, you are a mess of me. May isa pa yan. All you young wild girls, you are a death of me. Ayun. Si Mang Kanor, death of me daw. Pero yung young girls naman ni Bruno Mars, mga wild. Eh ito bang mga young girls dito na age 10 to 14? Sa palagay nyo ba mga wild yan? Eh nasa eskwela ang mga yan. Grade 5, 'di ba? O grade 1, 7, 8 na. Grade 4.
Di ba? Tama ba ako? Correct nyo nga ako. Grade 4. O hanggang junior sa element high school. Di ba? Nakakahiya naman kayo. Who were impregnated. Binubuntis daw ng mga matatandang lalaki. Mga mang kanors. Saying such incidents would negatively impact the communities and the future of young mothers. Correct po. Sino magti-take care sa mga yan, yung mga anak nila? Eh sila nga, sarili nila, hindi nila ma-take care mabuti. Kayo namang mga nag... Mga walang hiya kayong mga older men kayo na mawala kayong pasintabi na mga anak kayo ng mga dayokdo, no? Tangina. Hindi na... Hindi nyo mapigilan ng inyong kalibugan, no? Mga hayop kayo. The chairman of the Committee on Youth said data from the Philippine Statistics Authority showed that most of the record teenage live births since 2016 involved men who were 3 to 5 years older than the teenage mothers. Wow. 3 to 5 years. Nah! Totoo ba yan? Even more concerning, Angara said, was the data on fathers who were more than 10 years older than the teenage mothers, which the PSA pegged at 6-7% annually from 2016 to 2020. Apart from the social and moral issues surrounding teenage pregnancies, there are also serious implications on their health and development as individuals. Angara, who filed Senate Resolution No. 462 that sought an investigation into the spike of adolescent pregnancy in the country, stressed that a whole-of-government approach was needed to address this concern. Teenage pregnancies has been a concern in the country for some time already, he said. The decline in pregnancies among 15 to 19-year-old girls is welcome news, but the fact more girls who are a lot younger are becoming mothers already is very alarming and cannot be left unchecked. Tama naman po. Meron pong negative impact yan sa kalusugan ng mga batang ina. Diba? Ah, hirap niyan. Lalo na sa bansa natin, di naman tayo yung ibang country na yung talagang inaalaw yung teenage pregnancy, yung mga bata pa, ganyan. No? May kinakasal sa murang edad. Hindi po, iba po sa atin. Civilized country po tayo. Kaya po kayong mga mangkanor dyan, mag-isip-isip kayo. No? Yung mga gusto nyo ay mga ganito, desi. No? Di ba kayo nahihiyan? Hindi kasi... Palay na yung lumapit eh. Hindi yung gawin mo, huwag mong tukain. Di ba? Ipakain mo lang sa ibang manok. Para hindi ka matawag na mangkanor. Puto, pag tinawag kang mangkanor, kaya-haya naman yun. Wala ka bang kadelikadesa dahil lang sa lukso ng laman. Maya naman kayo, no? Maawa kayo sa mga bata na tulad nito na 10 to 14. At doon sa mga kabataan naman, no, na hindi mangkanor, no, pero mangkanor pa rin kayo. Iwas-iwasan ng panonood ng mga ano? Yung mga hindi ka nais-nais na panonoodin, no. Iwas-iwasan 'yon. Pag humanap kayo ng bagay na pagkakaabalahan ninyo, no. Huwag naman sobra sa computer, yung Mobile Legends, yung mga games, no. Mag-ano kayo, liwaliw, hindi 'yon. Grabe, oh. Kaya tama to, whole nation approach ng show pa, mga kakaramihan kasi sa kabataan ngayon, mga sexually active, no? Kaya nga po, ang dami dyan yung mga birth controls. Dito nga po, may plan B pa eh. Alam nyo ba yung plan B? Yung, naba, siyempre, pag may alak daw, may balak. O, napunta sa club, o, nagwalwal, yun, nagwalwal. O, may nangyari nung that time, gabi. Kinabukasan, pwedeng pumunta sa parmasya, walang ano-ano ng doktor. Basta alam ng babae na may nangyari. O, plan B. Plan B! Bibigyan siya ng gamot. O, yun. Yun na yun. Okay, nakalimutan ni Boy yung kanyang balot. Ayun, plan B. May plan B po. Kaya yan eh, kasi the advent of technology rin ngayon, kaya ganyan po ang mga kabataan. Nagiging mapusok sila. Tapos minsan yung iba naman, nagdadamit ng pagkaiksi-iksi, provocative. O,
makita nyo sa mga FB page yung mga larawan ng mga model, ayong ganun o ganun, nagsasayaw ng tiktak ting ting tong yung ganun, naka bikini two piece, siyempre yung mga bata mapapusok yan. Di ba yung mga lukso ng dugo ay nakakita ng ano, alana, di ba? Lalo na pag gumamit pa ng pinagbabawal na gamot, ay patay na. Kaya kayong mga mang kanor, ang advice ko sa inyo, huwag niyong kantahin yung awit ni Bruno Mars na Young Girls. Di ba? Eh kaso yung iba diyan kasi kaya gumagamit ng mang kanor kasi di ba, uy, iPhone 15. Uy, Bentley. Uy, tuition P. Di ba ganun? Hindi naman sa pag-aano, pero survival of the fittest eh. Di ba? Ano ba, pakialam nyo, ako naman to, katawan ko naman to. O, yun nga lang. Di ba, sa'yo naman yan. Alaman akong pakialam, yun ang ginusto mo eh. Buhay mo yan, panagutan mo yan, panindigan mo yan. Kaya kayo mang kanor, kung naging mang kanor na kayo, panindigan nyo na. Pero mahiya naman kayo. No? Etong mga kabataang babae na itong mga edad walang adult, mahiya kayo. Kahiya-hiya kayo. Kung makita ko eh, pagsasampaling ko kayo. Di po ba? O, kayo po mga kababayan, kung masasabi nyo dyan sa mga mang kanor, comment down below. And I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.